Yo, Mapichu, welcome back to my blog. Today, I'm going to share about diet tips. So, alam niyo na, yung caption sa baba. So, yung 6 na tips, ito sana magamit nyo, magawa nyo. Kasi, kaya ginawa ko itong video na ito nga pala. Kasi, ito yung dagat. Yung nakaraang vlog natin, nandiyan tayo. Yung previous video kasi natin, merong nag-comment doon. Ang sabi niya, yun na nga, next vlog ko, about sa diet tips. So, hindi ko alam kung anong klaseng diet ko ba, yung diet ko ba, or yung klaseng diet, kaninong diet. Kasi, mamaya, sabihin ko sa dulo. So, unang-una, yun na nga, disclaimer muna, hindi ako doktor. Yun na nga, hindi rin ako nutritionist, lalo hindi ako dietitian. Hindi ako fitness trainer. So, base lang to lahat. Lahat na nasi-share ko, base lang to sa experience ko. So yan mga picture, sana makatulong tong ideas na may share ko sa inyo. So simulan na natin. Unang-una mga picture, ito na nga. Ito yung avoid too much food. Ibig sabihin, kung busog ka na, tama na, diba? At saka, hindi rin maganda yung hindi ka kumakain pag nagda-diet ka. Kung talaga nagda-diet ka, kumain ka. Sakto lang kainin mo. Kumbaga, maliit na plato lang. Lagay mo lang yung gusto mo lang kainin, dun lang. So pangalawa, syempre minsan, hindi rin natin alam na nauubos na natin yung isang plate na kinakain natin. Itong pangalawa na to, sinasabi ko, yung tips na to, kailangan huwag ka masyadong kumain ng mabilis. Ibig sabihin, nguyain mo ng dahan-dahan yung pagkain mo. Ibig sabihin, huwag kang magmadali. Kasi pag mabilis kang kumain, mabilis yung pagnguya mo, mangyayari, hindi mo na mamalayan, mag-second plate ka na naman. So, nawawala yung diet mo. So, kailangan dahan-dahan ka kumain ng pagkain mo. Baga, dahan-dahanin mo nguyain, namnamin mo yung pagkain, then mamaya-maya mararamdaman mo busog ka na. So, yun, ganun. Diet, kung talagang diet ka, gawin mo yun. So, yun mga picture, pangatlong tips, ito yung 30% workout and 70% diet. And lagi kong sinasabi, yun na nga, 30% workout dapat kailangan yan sa pagda-diet. Kung talaga nagda-diet ka mga picture, kailangan mong mag-exercise. Kasi may mga napapanood ako nagsusupplement sila ng pan-diet. So, sabi nga daw, hindi daw, okay lang daw kahit di ka na mag-workout, di ka na mag-ano, papayat ka na agad. So, parang hindi maganda yung pagda-diet na yon. So, mas maganda talaga, meron kang samang exercise para mas lalong maging effective, maging maganda yung progress ng pagda-diet mo, di ba? So, yon, gawin mo yun kahit 3 beses sa isang linggo, basta intense yung workout mo. Ibig sabihin, yung intense, whole body workout. Hindi pwedeng chest lang sa isang linggo, isang bicep lang, ganun lang. Hindi pwede. Kailangan yung workout mo, whole body. Kung talagang gusto mong magpapayat, kung talagang gusto mong diet, mag-lose ng weight, intense workout. 3 beses o 2 beses sa isang linggo, intense workout. Para kahit papano, yung mga kinain mo, talaga mag-burn siya. So, pang-apat, pang-apat, ito yung laging ginagawa. So, kailangan mo talaga uminom nito. Ayan, San Michelle, shoutouts. Sana naman. So, ayan, 2.5 liters mga picture. Ayan, 2.5 liters yung iniinom ko para sa akin. So, hindi tayo magkakapareho ng katawan, hindi tayo magkakapareho ng tangkad. So, sa akin, kasi nasa 5'8 ako, or hindi ko alam kung 5'8 ba ako, 5'7, or 5'9 ba. So, basta, ganun, mga ganun. Kailangan ko ng tubig na 2.5 liters. So, kasi na base nga sa aking experience, naglulus ako niyan. So, nakakapag-digest agad ako. So, pag marami ako nainom ng tubig, then nakakadumi agad ako, nakakaiiyak ako na marami. So, yun, kailangan natin yan sa pagda-diet natin. Kung talaga nagda-diet ka, kailangan mo ng tubig na yan. So, yun, panglima, ito na, malapit na tayo mga picture. Ito panglima na to mga picture, ito yung pagtulog ng 6, 7, or 8 hours. Kailangan natin to mga picture kasi kung wala kang tulog, wala kang magandang exercise o wala kang magandang gising. So, ang mangyayari sa'yo pag wala kang tulog na sapat, pag gising mo sa umaga, hindi mo maiisip kung nagda-diet ka. Hindi mo maiisip kung anong healthy food na kakainin mo. Kakainin mo lang kung ano yung meron dyan, kung ano yung nakita mo sa grocery, kakainin mo. Kakain ka na naman ng matamis, so lalaki ka na naman. So, mawala yung diet mo. So, yun, kailangan may sapat kang tulog para kahit papano, maayos yung pakiramdam mo. Maging yung isip mo, alam mo yung dapat mong kainin, healthy food. So, tapos makapag-workout ka. So, mas maganda yung progress ng pagda-diet mo. Pagka may tulog ka ng sapat. So, ito yung pang-anim na sinasabi ko mga video. Pero bago yan mga video, pakita ko muna sa inyo yung labas. Kasi, panahon ngayon winter dito, dalawang jacket ako. So, pakita ko lang sa inyo. Labas namin, maaraw, dito sa Malta. So, yan.
So ang ganda ng panahon, di ba? Pero pag lumabas ka talaga dito, eh freeze, talagang napakalamig talaga, malamig na, para ka nasa ano ba to, sa rep, sa refrigerator. Ayan, ayan. Ito yung dagat. Yung nakaraang vlog natin, nandiyan tayo. Diyan tayo pumunta, banda doon. So yun, ayan, tingnan nyo. Ito yung labas. Ayan, mga araw. Ayan, dito kami sa St. Paul's din. Yun na. Hindi ko na sa inyo yung pang-alim na tips na para talagang mapabilis yung pag-workout mo. Ah, pagda-diet mo pala, sorry. So, ayan. So yan mga picture, so yan, yung pang-anim na tips na i-share ko sa inyo. Ito yung kung talagang wala na talaga, walang-wala ka na talagang, I mean, kung talagang hindi mo na talaga kayang mag-diet, kung talagang ilang buwan ka na nagda-diet, hindi talaga bumababa yung timbang mo, malaking-malaki ka pa rin, ganun pa rin. So, kahit na nag-exercise ka na, kahit na konti lang kinakain mo, uminom ka naman ng maraming tubig, may sapat ka naman natulog. So yun, mas maganda, dumiretso ka na sa doktor. So, pang-anim na tips yun nga, dumiretso ka na sa doktor, mas maganda, dietitian ang kausapin mo para talagang sure ball na yung diet mo ay talagang magagawa mo ng maayos. At magiging sure ball na makapag-diet ka at proper food na yung kakainin mo or healthy food. So yan mga pwede, yung pang-anim na yun. So yan bro, sana may nakuha kang tips. So kaya hindi ko shinare yung pagkain or yung diet na ginagawa ko kasi magkakaiba. Yun nga sabi ko, magkakaiba tayo ng katawan, magkakaiba tayo ng genes. Hindi ko alam kung anong mamaya pag nag-share ako ng kung ano yung diet na ginagawa ko, eh tapos sa ibang nanonood, sa mga viewers na iba, eh masabihin nila misleading ako pag hindi naging effective sa kanila, di ba? So ang ginawa ko, ito na lang mga yung 6 na tips na para mapabilis yung pagda-diet mo, eh gawin mo na lang 'yon. So sa mga pagkain, alam naman natin kung ano yung dapat natin kainin, protein, vegetable, yung mga pagkain na carbs. So alam naman natin kung ano 'yon. So nasa sa atin na lang kung paano natin kakainin, kung marami ba talaga yung pagkain natin, depende rin 'yan sa katawan natin. Kung talagang kailangan mo ng maraming pagkain kasi nga malaking katawan mo or maliit ka lang. So nasa ano yan, nasa depende yan sa katawan mo. So hindi ko pwedeng ma-share yung mga pagkain na kasi nga magkaiba tayo ng katawan or magkakaiba tayo ng genes. So yung mga picture, sana may nakuha kayong idea sa video na to. So thank you for watching and see you on my next vlog. Peace out!